As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Power.
strongholds shine through the shadows. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. 'Cause Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. As we sing again, we sing it again. Shout Jesus from the mountains. Come on, raise your voices. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my pen, I speak the holy name. Darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, oh, oh. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Buhay ng anak ng Diyos, kahanga-hanga yan. Alam mo ba, susubukan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malaking bagay. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung salita ng Diyos, pamuhay mo. Hindi porque lahat ng iniisip mong tama ay tama. Ang tama yung sinasabi ni Lord, passionate ka. Ang buhay mo, you will become great. So wag mong kukontrahin si Lord. Please welcome the senior pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. Alam niyo po, we celebrate life, not year. No, we celebrate life, not years. So hindi po tayo nagse-celebrate kasi 16 years na po tayo. Nagse-celebrate po tayo kasi sa mga buhay na binabago. No, doon po tayo excited. Kaya ang buhay natin patuloy na babaguhin, no? Kaya gusto kong i-share to sa inyo yung our life standard that God requires. No, our life standard that God requires. So isipin natin mabuti, alalahanin natin palagi na ang buhay
sa Panginoon ay relasyon. At ang Diyos po, meron po siyang inaasahan sa iyo at sa akin. At habang tayo nabubuhay, it is a process of development. It is a process of growth. Habang tayo ay nabubuhay, God wants His people to be distinct. God wants His people to be distinct. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang mga anak, maging kapansin-pansin. Uulitin ko, ha? Ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak, kapansin-pansin. So, hindi ka magiging kapansin-pansin kung hindi ka susunod sa Diyos. Kapag ang isang tao hindi sumusunod sa Diyos, hindi kapansin-pansin yan, ordinary yan. Pero kapag ka ang isang tao sumunod sa Diyos, hindi po siya kayang hindi mapansin, hindi ma-recognize because he is uncommon, because he is distinctive. He is not ordinary. No, yun po yung ibig sabihin nitong mga bagay na ito. Kaya yung standard na meron tayo, yung standard na buhay na gusto ng Diyos. Marami pong nabuhay, nabubuhay sa mundong ito, ang standard ng life nila ay yung standard ng mundo. Yung standard ng edukasyon, standard ng ekonomiya, pero hindi ho standard na gusto ng Diyos. So I just want to tell you that God wants His people to be distinct. So we need to develop ourselves. That's why developing character is God and the church agenda. Yan po talaga yan, no? Ang church po, ang agenda po niya ay magbago ng buhay. Kaya po talagang dapat naiintindihan natin mabuti na dapat ang pagbabago ay tuloy-tuloy. Ang pagbabago po ay tuloy-tuloy. Hindi po ang pagbabago ay putol-putol. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan po yung buhay. Tandaan niyo po, pag tumigil ka, ang mundo tuloy na umiikot. At kapag tumigil ka, patuloy ang buhay ng iba. So tandaan niyo mabuti, hindi tayo pwede na maiwan. Pakisabi sa katabi, hindi pwedeng maiwan. Because our life here on earth has a purpose. So the ultimate purpose of our life is to pursue our calling. And our calling is to have a relationship with Jesus. Because Jesus is my life. My family is for Jesus. My future is for Jesus. So, yun po yung buhay na gusto ng Panginoon sa atin na makita na nabubuhay tayo sang-ayon doon sa inaasahan ng Diyos sa atin. So, ang Diyos po ibinigay ang lahat sa atin. Kaya po meron siyang inaasahan sa iyo nung tanggapin mo yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, may inaasahan ng Diyos sa iyo. Ang inaasahan ng Diyos mula sa makasalanang buhay, tatapusin natin ang makasalanang buhay at magsisimula tayo sa buhay na kabanalan. So that is God's agenda. Hindi natin ito kaya, pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin ito. Mula sa kadiliman ngayon, nasa kaliwanagan na tayo. At pakisabi sa katabi, kitang-kita ka. Kapansin-pansin ka talaga. Kaya mga kapatid, wala nang Kristiyanong papansin. Talagang ikaw ay mapapansin. No, hindi po tayo dapat papampam yung, ay, hindi na ako kasama, hindi na ako kasali, sila-sila na lang. Hindi po pwedeng ganon. You need to do something for your God. And God will make you distinctive. And God will notice you. Tandaan niyo po, kahit hindi tayo manotice ng mga tao, tuloy-tuloy tayo, gagawin natin kung anong pinagagawa ni Lord. So I just want to read this verse to you in Malachi chapter 3 verse 18. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked. Between those who serve God and those who do not.
distinction. So, let God speak to us this morning. Pwede po bang tumayo ulit tayo? There is power in the name of Jesus. Amen? Shout Jesus. Tell Jesus, wherever you are, shout Jesus. Tell Jesus, because you are not ordinary. You are extraordinary. You are natural. You are not natural. You are living in the supernatural. So this is who you are. And allow God to speak to you this morning. Lord, I want to be distinctive. I want to live a life that you requires for me. Lord, help me. So raise up your hands. Father, we come to you. We are here not for a program. We are here to celebrate with you. Kasi Lord, ikaw ang tuwang-tuwa kasi binabago mo kami araw-araw. Hindi na po namin ini-entertain yung mga distractions, yung mga situations namin sa buhay. But God, ang iniintindi na lang namin sa buhay namin kung anong gusto mong ipagawa sa amin. Father, thank you for this opportunity, Lord. Speak to us. Speak to us, Lord. Change our hearts today. Lord, kung merong galit, kung merong inis, kung merong sama ng loob, Lord, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo po ito. And turuan mo kaming mag-move on, turuan mo kaming mag-grow, at huwag kaming mag-stop sa aming pagsunod sa iyo. Father, thank you so much for this morning. I ask this all these things in Jesus' name. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord, at bigyan mo ng high five yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, excited ako sa future mo. Sino dito yung alam mo may future ka? So, pwede na po tayong maupo at pakinggan natin mabuti yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga verse na to. And sabi niya, and you will see again the distinction. The distinction, only two distinction. Those who are righteous and those who are wicked. Doon sa mga matuwid at sa mga baluktot. Doon sa mabuti at saka sa masama. You will see the distinction. So anong ibig sabihin dito? Hindi pwede pag anak ka ng Diyos, minsan mabuti, minsan din masama. You will see the distinction. Because this is a lifestyle. Pakisabi sa katabi, distinction. So kaya hindi pwedeng tayong mga anak ng Diyos, minsan gumagawa ka ng mabuti, tapos minsan gumagawa ka rin ng masama. Hindi pwedeng ikaw ay nasa gitna. You must be distinctive by your choice. You must be distinctive by your action. You must be distinctive by your words. You need to choose God always. And never wickedness sometimes. Come on, are you with me? There are a lot of Christians going to the church, attending cell groups, reading their Bible, enjoying what is wicked. Wickedness. Enjoying what is evil. Sometimes, nasa mabuti. Sometimes, nasa masama. Hindi ka pwedeng naandun sa dalawa na yon. Or else, hindi ka pwedeng nasa gitna. Dapat naandito ka palagi. Now, you will see the distinction. Kung sino yung mga righteous, sino yung mga wicked. It is my Bible says, no, you will now see the distinction between the righteous and wicked. Makikita mo kung sino yung matuwid, makikita mo kung sino talaga yung masama. Ang pinakamahirap sa lahat, hindi mo maintindihan kung ano ka. Tignan mo yung katabi mo. Kumusta ka, brother? Kumusta ka, sister? Ito ang pinakamatinding tanong. Kumusta kaya ako? Because this is all about life, not just attending the church. Maraming mga tao mabait pagka dalawang oras sa loob ng simbahan. Hallelujah, praise the Lord, glory to God, amen. Hindi mo makikita doon ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, makikita mo doon sa uri ng pamumuhay, uri ng pananalita niya, at saka yung kanyang ginagawa. You will now see the distinction between the righteous and the wicked. Your choice determines your future.
Hindi pwedeng nasa orka. Righteous or wicked. This is not your place. Or is not your place. Sabihin mo sa katabi mo, you are distinctive. No, sino dito, excited ka na may nare-require sa'yo si Lord. At ipinagmamalaki ka ng Diyos. Sabi sa'yo ng Diyos, kitang-kita yung mga anak ko. Nananalaytay sa kanilang pananalita. Kitang-kita sa kanilang ugali. Alam mo, sabi ni Satanas, hindi ka sure. Tingnan mo paglabas niyan. Tingnan mo sa pamilya niyan. Tingnan mo iniisip niyan. Hindi ka sure. You know what? The battle is you. But it determines, but how to determine to win is your choice. Hello? Hello? Gumagano ng demonyo, sabi niya, hindi ka sure. Alam mo, kapag nasa presence ka ni Lord, ang demonyo, aasarin ka. Nakakapagod sumunod sa Diyos mo, nakakapagod gumawa ng mabuti, nakakapagod gumawa ng tama, ganyan talaga mga demonyo. Pero pagka yung kasama mo ang Panginoon, parang, oo nga, tama ka. Papahinga muna ako. Di muna ako susunod sa Lord. Part-time muna ako sa demonyo, ha? Pero Lord, mahal kita. Don't forget, ha? Lord, mahal kita. Dito muna ako, pagbibigyan ko muna sarili ko. Sino may naiintindihan? You will now see the distinction. God is so proud of you. He loves you so much. And He requires you to live a righteous life. Sino may naiintindihan? Iwagayway ang kamay ng mga nakakaintindi at magpasalamat sa Diyos. Sino dito yung alam mo nung mga nakaraang araw ng buhay mo, nakaraang linggo mo, sumablay ka, pakitas ang kamay? May kukunti. Daming mabait dito. So I'm talking about honesty. I'm talking about sincerity. I'm talking about faithfulness. Not religiosity. Sometimes, we tend to pretend that we are okay with spiritual language and testimonies. Tandaan nyo, kita sa mga testimonies o spiritual language, makikita mo yan sa lifestyle and the way you think. Sino may naiintindihan? Sino yung masaya-masaya na nandito ka ngayon? Pakisabi sa katabi, from now on, you will become righteous. What is righteous means? For me, being righteous is choosing what is right and doing what is right always. That is righteousness for me. Choosing what is right, doing what is right is righteousness. Sino masayang masaya? Pipiliin mo kung ano ang tama. Sino naman nandito ngayon yung ganito? Hirap na hirap kang gumawa ng tama. Taas ang kamay. Uy, ang dali sa inyo. Hirap na hirap gumawa ng tama. Taas ang kamay. Yun, yun. Sino naman dito yung madaling-madali sa'yo ang gumawa ng mali? Uy, may kausap ba ako? Tandaan nyo, no? Hindi madali ang sumunod sa Diyos. Wala ho sa language yan, nasa lifestyle. Maraming nagsasabing, mahal ko si Lord. Pero tingnan mo yung lifestyle niya. Tingnan mo yung kanyang pananalita. Tingnan mo yung kanyang pag-iisip. Basahin mo yon, then makikita mong faithless. Hopeless. Pero kapag ka, yung madali na masama, antindi niya. Kasi diyan tayo sanay. Dito, hirap na hirap tayo. Hindi porke mahirap, mali. At hindi naman porke madali, tama. Sino may nagigit? Sabi mo sa katabi mo, madali ba ang mali? Tapusin na yan. Huwag mo titignan yung katabi mo, tapusin na yan. Sino may nagigit dito? Sino ngayon yung halatang halata na anak ka na ng Diyos ngayon? Hindi ho sa damit yan. Wala ho sa damit.
Hindi ho Sunday best. Every day is best. At hindi ho sa outfit yan, nasa karakter yan. You will see the distinction between the righteous and what? The wicked. Sino may nagiget? And then, sabi yan, between those who serve God and those who do not. So, dalawa lang pala, yung righteous at saka yung wicked. Yung nagsaserve kay Lord at saka doon sa hindi nagsaserve kay Lord. Halatang halata. Pakitingnan mo yung katabi mo. Obvious. Sino may naiintindihan? Tasang kamay. Iwagayway. Alam ni Lord kung sino ang sumusunod sa Kanya. Alam ni Lord kung sino ang naglilingkod sa Kanya. Huwag ka nang magpanggap. The more na naririnig mo ang word na ito, the more ka nakukonvict. At huwag lang ganito ang conclusion mo. Pinatatamaan na naman ako ni Pastor. Hindi. Hindi ka pinatatamaan ni Pastor. Kinukonvict ka ng Holy Spirit for you to change. For you to start to serve God. Matagal ka nang hindi nagsaserve kay Lord. Kahit nagsa-church ka, hindi ka nagsaserve kay Lord. Kaya po, I encourage everyone. Lahat po na naandito ngayon, I encourage everyone. Sumama po kayo sa ministry. Sumama kayo sa ministry. Kasi pagka nasa ministry ka, kapag nasa cell group ka, maniwala ka, makakapag-contribute ka. Pag inihiwalay mo ang sarili mo, mamamatay ka spiritually. Pag Sunday Christian ka lang, mamamatay ka. Yung spiritual mo mamamatay. Pag Sunday Christian ka lang, mamamatay ka. Akala mo lang buhay ka, pero patay na. Akala mo lang naglilingkod ka, pero hindi na. Kasi ang pag-upo dito, hindi po yan ang paglilingkod. Ang tawag dyan, pag-attend. Hello? Ano daw ang tawag dyan, ginagawa nyo ngayon? Pag-attend. Umattend ka ngayon, tama? Sino dito ang umupo, umattend? Bless ka, naka-aircon ka pa. Bakit ka naandito ngayon? Hindi para maka-attend. Naandito ka ngayon para ikaw ay magbago. Naandito ka hindi para masaktan. Naandito ka hindi para patamaan. Naandito ka para magbago. Kapag tinamaan ka, walang problema sa word. Ang may problema sa iyo, how you receive it, how you process it, and how you apply it. Alam niyo yung mga gumagawa ng masama, hindi naglilingkod kay Lord, pabiktim yan. Dina-judge kami. Inaapi kami. Kawawa naman. Mga kasama, ang pagkikipagrelasyon sa Panginoon, tandaan nyo, personal. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos if you are wicked. Those are just wasted thing. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon, hindi ka rin magiging masaya kung may ginagawa kang mali. Kung may iniisip kang mali. Alam mo, pag may ginagawa ka sa church, tapos may ginagawa kang mali, may iniisip kang mali, may sinasabi kang mali, tapos active ka sa church, may ginagawa ka, mapapagod ka. Kasi hindi pwedeng ikubli ng ginagawa mo ang karakter mo. Sino may nagiget? Pakisabi sa katabi, buti na lang naka-attend tayo ngayon. Sabihin mo sa kanya, asahan mo to. Magbabago na ako. Lalo pag asawa mo katabi mo, ha? Kalabitin mo pa, magbabago na ako. Parang walang mag-asawa dito, nagsisimangutan na yung iba. Dapat may ngiti. Sabihin mo sa kanya, magbabago na ako. Yung iba nagsisimangutan, ha, nandito ka pa lang, simangot ka na, ha? Paano na pag-apply mo? Sabi na isa, ako na naman. Ay, grabe. Sino dito yung masayang-masaya ka, nakikinig ka ng word ni Lord? Tandaan nyo po, hindi tao ang piniplease natin, si Lord lang. Pero si Lord ang nagmamalaki dito. Sabi niya, you will again see the distinction. So doon ako sa distinction kung ano yung dinidesire ni Lord.
Hello? Sino dito yung masayang-masaya ka na nandito ka ngayon? No, pakisabi sa sarili mo, magbabago na ako. Susunod na ako sa Panginoon. Alam niyo po ba, pagka meron kayong Diyos sa inyong buhay, magiging significant po yung life mo. Magiging distinctive yung life mo. Kapansin-pansin. Now, tingnan niyo po yung Psalms chapter 78, verse 7, 71 and 72. Ang verse na yan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ano yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao? Kagaya nitong verse na ito, in Psalms chapter 78, verse 71 and 72, from tending the sheep, he brought him to the shepherd, to be the shepherd of his people, Jacob, of Israel, his inheritance. It talks about David. David, he is a man after God's own heart. Pero ganito nag-start si David. He was tending the sheep. At hindi siya halos recognized na kanyang father kasi nung i-anoint siya, wala siya sa bahay, lahat pinresent na siya lang ang huli. So he was tending the sheep of his father. From tending the sheep, he shepherded the people of Israel, his inheritance. Verse 72, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. He led them. So mga kasama, mga kapatid ko, kapag ka ang Diyos talaga pinaghari mo sa buhay mo at sinusunod mo kung ano ang kanyang gusto, you will have the integrity of the heart. And you will have the skillful hands. So merong maayos na buhay at mahusay na kamay. Are you excited for that? If God is with you, meron kang maayos na buhay at mahusay na kamay. So kahanga-hanga ka kasi maayos ang buhay. Alam nyo, bago kayo makita, ang hirap po talaga, matagal ka na nang magbago, hindi pa napapansin ng iba. At ang pinakamatinding hindi makapansin sa'yo, asawa mo. Yung mga ganito, matagal ka nang tumigil sa pamababae, sumusunod ka na sa Panginoon, ngayon sabi ng asawa mo, oh, sino na naman yan? Pero huwag sasabihin, ano pa naman, nagbabago na ako. Hindi tayo ganun ang reaksyon natin, tama? Wala tayong pakialam sa niisip ng iba, wala tayong pakialam sa sinasabi ng iba, ang aayusin natin yung buhay natin. Kung wala, edi wala. Ako, pag sinabihan akong pangit ako, ngingiti lang ako kasi alam kong pogi ako. Kasi hindi makaka-apekto yung sinabi ng ibang tao sa akin. Sinanay ko na yon. At pag may nagsabi sa akin pogi, hindi na ako napaplatter, hindi na ako napapangitin hindi naman. Hindi na ako napapaganon. Kasi alam ko talaga pogi ako. At hindi makakadagdag sa pagkatao ko yung sinabi niya. Kasi sanay na akong sabihan ng asawa ko. Pagkagising niya labang pogi mo talaga. Grabe, nagmamanifest lang. May power talaga ang words. Kaya subukan nyo. Tapusin nyo na yung pagsasabing, demonyo ka talaga. Ako, magmumukhang ganun talaga yan. Nakaka-relate ba? Gusto nyo dito, isama ninyo ang pamilya nyo? Ba, dapat husayan mo, pag naghugas ka ng pinggan, hindi amoy downy. Bakit? Meron kang spirit of excellence. Pinaghugas ka ng pinggan, pambira. Amoy downy. Hindi, matindi po ako maglaba. So gusto ko maintindihan nyo mabuti, no? Kapag ka anak ng Diyos, mahusay ang kamay. Lahat ng gagawin mo may wow factor. Bakit? Ang pinaglilingkuran natin, wala iba kundi si Lord. O sino dito yung masayang-masaya ka na ikaw ay anak ng Diyos? Gagamitin ka ng Diyos sa pamilya mo. Gagamitin ka ng Diyos sa bansang Pilipinas. Because si David, nagsimula po siya na nagpapastol ng tupa, ngayon po nagpapastol na siya ng bansang Israel. Because if you follow God, God will promote you. So that's why, do not demote yourself.
Do not demote yourself. Because if you follow God and His word and instruction, naayos yung character mo, nag-serve ka ng todo, God will promote you. Wherever you are, God will promote you. Itataas ka ni Lord. Why? There is a distinction. Yung mga kapatid ni David, ordinary, pero si David, special. Woohoo! Sino dito yung masayang-masaya ka? Kagaya ni David, magiging special ka rin. Huwag special child, ha? Yung antagal-tagal na sa church, pabebe pa rin. Ayaw ko na. Yung mga baby talk, papa, mama, wiwi. Hindi, ang usapan natin dito, giyera. Ang usapan natin dito, gawin natin to. Ito pinagagawa ni Lord. Huwag mo muna intindihin yung mga pangbata. Sabihin mo sa katabi mo, be distinctive. No, sino dito yung ano? Sino dito yung masayang-masaya ka na kapag sumunod ka sa Lord, may nangyayari talaga sa'yo? So, inire-require talaga ni Lord na sunod natin yung kanyang salita. Kaya kung gusto mo maging extraordinary, kagaya ni David, sumunod tayo sa Lord. God will give you the integrity of the heart and God will give you the skillful hands. No, sino dito yung masayang-masaya ka? Pag ikaw ang gumawa, mapapawaw ang mga tumitingin. May kausap po ba ako? No, yung kaya mga babae, mga single na babae, huwag mo nyo munang tingnan yung mga itsura nilang mga lalaki. Kasi raw material sila. Mga babae, matutunan ninyo na tingnan ang kanilang itsura sa mukha ng pananampalataya. Naka, ganitong kaisipan, mga single na babae, pag dumaan ka sa kamay ko, popogi ka. Kasi ganito mga babae, payo ko sa inyo, hindi ka naman mapapansin ng pogi eh. Iba yung nagpapapansin ka sa pogi at iba rin yung ikaw ay magpapapogi pag naging asawa mo. Sino dito yung masayang-masaya ka? May naiintindihan ka ngayon. Parang wala akong kausap ng mga babae, ha? Huwag kayo masyadong matatapang. Huwag masyadong matataas ang standard. Ako, maniwala kayo. Walang ganun. Walang ganun. Ang akin lang pangako na magiging maganda ang buhay ninyo, mahalin ninyo ang Panginoon. No? Sino dito ang excited ka? Si David naman, nakita ni Lord, totoy pa eh. Imagine mo, pagka ikaw ay nagpapastol ng tupa, wala namang poging pastol. Bilad sa araw, eh walang skincare yun. Maitim yun. Nagigetso mo bang ibig ko sabihin? Pero meron siyang potential. Meron siyang integrity of the heart and skillful hands. Kaya, do not look on outside appearance. Look at the heart. Kasi mas magastos ang magbago ng ugali kaysa magbago ng mukha. Maniwala kayo, pagpangit ang ugali, ang tinding maglustay. Kahit milyonarya na uubusan, pagpangit ang ugali. Pero kapag itsura, naku, mura lang yan. Mura lang yan. Sino po dito yung may nagiget ka ngayon? So, sino dito yung after na ngayon siya sa integrity of the heart and skillful hands? Lord, I will follow you and I will obey you. O kaya sa mga lalaki na nandito ngayon, sa mga may asawa taas ang kamay, pakitayo nga po kayo mga lalaki. Mga lalaki dito, believe na po ba sa inyo ang inyong asawa? Ulitin ko po ulit ang tanong, believe na po ba sa inyo ang inyong asawa? Ulitin ko po ulit ang tanong, believe na po ba sa inyo ang inyong asawa? Parang may kaguluhang nagaganap. Parang may pumipigil. Now, tandaan nyo po mabuti, you must develop yourself in the presence of God. Huwag mong i-develop ang iyong sarili sa trabaho. Huwag mong i-develop ang iyong sarili sa pera, sa karir. Hindi talaga bibilib ang asawa mo sa'yo. I-develop mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Maniwala kayo, lahat ng kailangan mo ipoprovide ni Lord. Ipopromote ka ni Lord. At si David, mula siya sa pastulan,
si David, iniangat siya ng Panginoon hanggang sa hari ng Israel. Why? Because God is with him. So man in the house, I encourage you to build yourself in the Lord. Build yourself in a righteous way. Build yourself in the presence of God. And I tell you, you will gain honor, glory, and loyalty ng asawa mo. So this is my prayer sa lahat ng mga asawang lalaki dito. Mag-resign na po kayo ng pagiging takusa. At saka pagiging sayonachi. Ano yung takusa? Takot sa asawa? Pag binato, sayonachi nelas ko. Starting today, be a man of God in your household. Build your family in the presence of the Lord. Be the man of God. That is my declaration to you. And God will provide honor, glory, wealth, and everything. God will give it to you. So that is the standard of life that God wants us to live. So, pwede na kayo maupo. Palakpakan natin yung mga lalaki na nandito. Sino dito yung masayang-masaya ka na ikaw ay magkakaroon ng maayos na buhay at mahusay na kamay? O, taas nga po yung kamay. Taas ang kamay. Woo, lahat na nandito ngayon. Tingnan mo kamay mo. Lima ang daliri niyan. Diba? Dalawang mga kamay. Sampung daliri. Tandaan nyo, pag yan kinilos ng Panginoon, bawat hawakan ng kamay nyo, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng may buhay, mabubuhay. Bakit may skillful hands ka? Because God is a giver of life. So kaya napakahalaga nito. And then, lahat ng ipagkatiwala sa iyong kamay lalago, dadami. Kasi, iba ka. Meron kang integrity of the heart, meron kang skillful hands. Yung 50 pesos, 50 yon. Pero ganito ang pananampalataya. Ngayon lang to 50, pero magiging 5 million to. Bakit? Meron ka ngayong, meron kang integrity of the heart na, Lord, alam ko, natapat ka sa akin, tapat din ako sa'yo, kaya itutodo ko ito sa'yo. Hindi yung pagka nakahawak ka ng 50, ano na mararating nito? Mabuti pa ang korneto. May katapat. Ito, wala na. Grabe yung karakter mo. Tandaan niyo po, pag hindi ka mapagkatiwalaan sa kakonti, hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa malaki. Walang problema sa maliit, walang problema sa malaki. Ang nagiging problema natin, ugali. So kaya si David, shepherd muna siya ng sheep bago siya maging shepherd ng mga tao. So kaya kung totoo ka sa sarili mo, bibigyan ka talaga ni Lord ng mga tao na tutulungan mo. Kaya pakisabi sa katabi, hahanapin ka nila. No, sino dito yung excited ka, hahanapin ka ng mga tao? Bakit? Distinctive ka talaga. Yung lahat ng mga kadikitan mo, nababago ang pananaw. Yung bang pagkakausap mo siya, yung bago kayo mag-usap, ganun ang mukha. Tapos pagkatapos yung mag-usap, yung ganun, bakit naliliwanagan siya? Hindi aksidenteng raining light ang pangalan natin. Nagre-rain tayo, pero merong light. No, pakisabi sa katabi, magliwanag ka na. No, sino dito yung excited, magliliwanag ka na. No, second man in the Bible, si Daniel. No, alam niyo si Daniel, in Daniel chapter 1, ito din po ay isang taong alipin sa bansang Israel because the Israelite people are wicked that time. Ang nangyari po, natalo sa gyera ang bansang Israel. At itong si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, kasama ni Daniel, na naging slave sila. At pinakakain sila ng pagkain ng hari, pero yung pagkain ng hari na yon ay adulterated ng pagan practices. So, itong si Daniel, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi sila kakain ng pagkain ng hari, at nakiusap siya sa nagbabantay sa kanya. At ganito ang nangyari. Daniel chapter 1, verse 19. Now, Daniel chapter 1, verse 19. The king talked with them. Sino yon? Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, at saka si Daniel. And he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. Pakisabi sa katabi, none equal. Ano ibig sabihin ng none equal?
walang kapares, walang kapantay, walang katulad, nothing in comparison. You are special. If God is with you, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, potential na potential ka, mahalin mo lang si Lord. No? Nothing in comparison. So kahit graduate ng UP, graduate ng Lasal, graduate ng Ateneo, mas matindi yung anak ni Lord. Do not be intimidated. Sometimes, sa credential nila, sa school na pinagmamalaki, na-intimidate tayo kasi yan ang pride ng mundo. Saan ba nag-aaral yan? Destiny lang. Tsaka live class. Pero todo kay Lord. Yung mga graduate ng prominenteng eskwelahan, tandaan nyo mga kasama, kaya yung isurpass ng knowledge and wisdom na galing kay Lord. It is non-equal ability, non-equal standard, non-equal capacity. So, nothing in comparison. Kaya huwag nyong maliitin na Christian lang kayo. Si Lord, kaya niyang pihitin ang utak mo. So that is the standard na kayang ipamuhay natin sa Panginoon. So, itodo lang natin kay Lord. Yung mga bagay na nakaka-contaminate sa atin, huwag nyo pong papansinin, huwag nyo kukunin, huwag nyo papapasukin sa pagkatao nyo. Alam nyo, ang mundo ngayon, punong-puno na ng basura. Basurang isipan, basurang pananalita, basurang ginagawa. At ang mga anak ng Diyos, tinatapunan yan. Sabi mo sa katabi mo, not your garbage. Pag tinapunan ka, not your garbage. Hindi ko i-entertainin yung basura mo. Kasi malinis at nilinis ako ng Panginoon. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, nothing in comparison. Yung sinimungutang ka, ngingitian mo. Yung inunuhan ka sa parking, sige, sayo na. Nothing in comparison. Alam niyo ba mga tao ngayon, git-gitan lang sa sasakyan, nagsasapakan. Nagbabanatan. Sa restaurant, kahit saan. Bakit? They are ordinary. Sabi mo sa katabi mo, wala nang anak ng Diyos na ganon. Wala na rin nangangaway ng waiter. Pag mabagal ang service. Hello? Mahirap to. Pero hindi imposible. No, sino excited dito mga kasama? Sabi mo, be distinctive. And then, yung verse 20, ito, excited ako sa verse 20. In every matter of wisdom, not just knowledge, wisdom is far more greater than knowledge. In every matter of wisdom and understanding, about which the king questioned them, he found 10 times better than all magicians and enchanters in his whole kingdom. Kaya pakisabi sa katabi, ang portion mo 10 times better. Are you excited for that kind of wisdom? 10 times better than graduate ng UP. 10 times greater graduate ng Lasal. 10 times better graduate than Ateneo. Parang wala na akong kausap. Tandaan niyo po kung bakit ko nasasabi ang mga bagay nito. Kung hindi pa ninyo gusto itong wisdom na to, si Daniel, siya po ay nag-serve sa king for 5 kings. Lahat ng kings na dumaan sa kanya, pinaglingkuran niyo yun. 5. Napalitan yung hari, pero hindi siya. Nothing in comparison. Sino dito yung masayang-masaya? May Diyos ka lang, panalo ka na. Kaya huwag niyo ipagpapalit ang Diyos sa buhay ninyo. Hindi niyo alam kung anong gagawin yan. Do not compromise. Live a godly life. Gusto kong sabihin sa inyo to, ang original na plano talaga ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging mahusay tayo. At ang kahusayan natin, nasa Diyos lang. Tingnan niyo po si
Adam. Si Adam, hindi po yung graduate ng university. Si Adam, kasama lang niya si Lord. Pero ang tinding mag-manage. Lahat ng halaman, hayop, langgam, tipaklong suso, elepante, giraffe, lahat ng yan, siya ang nagpangalan. At kahit pa merong mga nagpaliwanag ng scientific name na yan, mas matindi pa rin si Adam. Nagiget niyo po ba ang ibig kong sabihin? You cannot underestimate your life if you walk with God. If you live for God. You cannot underestimate these things. So, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon. In Micah chapter 6, verse 6. Sa NIV, sabi ng Micah chapter 6, verse 6. With what shall come before the Lord and bow down before the exiles of God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old? So sabi niya, ito ba yung dapat kong gawin para mabigyan ko ng kalwalhatian ng Diyos, matuwa sa akin ang Diyos? Verse 7, tinan niyo yung verse 7. Will the Lord be pleased with 1,000 rams, with 10,000 rivers of oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Ito yung si Micah, he is a minor prophet to the Israelite people. The ultimate intention is reconciliation between the Israelite people and God. So ito yung sinasabi na, ito yung mga question niya. Sabi niya, maghahandog ba ako ng 1 taong gulang na baka? Maghahandog ba ako ng 1,000 ram? Or 10,000 rivers of oil? Grabe, ang tindi nito, ang dami niyan. And sabi niya, shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? So sabi niya, parang sa kasalanan ng aking kaluluwa. Alam niyo, sabi lang ni Lord, Micah chapter 6, verse 8. This is His reply. He shown you, O mortal, what is good and what does the Lord requires of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Mga kasama, the Lord requires us, number one, to act justly. That's number one thing that we need to practice in our daily life. So act justly. It is according to what is morally right and fair. So ibig sabihin, wala kang tinatapakang tao. Nakikita man yan o hindi nakikita, naririnig man yan o hindi naririnig, wala kang tinatapakang tao. To act justly. No, yan po yung ibig sabihin ng mga bagay na ito. And then we need to be fair to all the people. Do what is fair and just to all the people. Wala tayong mamaliitin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka rin mamaliit. Hindi ka rin ang aapi. Now, sino dito yung masayang-masaya ka na hindi mo nagagawin ang mga bagay na ito? Ako, pintasero po talaga ako. Malaking tulong sa akin yung asawa ko. No, pag nakakaamoy po ako ng ibang amoy talaga, love, iba tong amoy nito. Pag nakakakita ko na itsura, sabi na asawa ko sa akin, love, napaka-pintasero mo, parang tangkad mo. Ganun ako na asawa ko, no? Tapos, hindi ho madali yun. Unti-unti yun. Oo nga, no? So, madali kasi tayong tumingin ng pangit sa iba, pero hindi natin nakikita yung pangit sa atin. So, ito yung pinakamagandang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon, to act justly. Dapat maging makatarungan kayo sa lahat. Maging makatarungan tayo sa lahat. Pakisabi sa katabi, wala ka nang pipiliin tao. Hindi ka na mamimili ng kausap. No, wala ka nang iiwasan tao. Imagine mo yung tao, gustong-gusto kong lapitan, tapos, yan ka lang, iba amoy mo. Hindi pwedeng ganun.
So kaya, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang naka-attend ako ngayon. So to act justly. Pakisabi sa katabi, to act justly. So, ibig sabihin ng mga bagay na ito, bilang anak ng Diyos, we are representing God. Every human being created in the image and likeness of God. No, tatandaan ko po yung ano, yung elementary po ako, grade school, meron po nakapasok na pusa doon po sa kwarto namin at kinain yung baon ng aking kasama. So, ang ginawa namin, sinaraduhan namin yung pinto, tapos yung pusa, hinanting namin. Sabi niya, kinain pre yung ano eh, yung baon ko eh. Sige, bawi tayo. So, pinapalo namin ganun. So, yung pusa, tinatamaan yung pusa hanggang sa dumating yung time na dumating yung teacher namin, bumukas yung pinto. Pagbukas ng pinto, yung pusa gumaganon. Kasi tinamaan ng palo. Ano sa, alam nyo, tandang-tanda ko yung sabi ng teacher namin, be kind to animal. Be kind to animal. Nung sinabi niya sa amin yon, mangiyak-ngiyak siya, yung luha niya, halos pumatak na, teary-eye na siya. Be kind to animal. And be kind to animals. Alam nyo, nag-strike sa akin yon, hindi ko makalimutan yon. At sana mag-strike ito sa inyo. Be kind, not just to animal, be kind to people. Kung hindi mo siya kayang igalang, huwag mo naman siyang bastusin. Act justly. Nagiget po ba ninyo, mga kasama? No, sino dito yung merong kang naiintindihan ngayon? No, kaya kung hindi mo siya matutulungan pagandahin, huwag mo na lang siyang pintasan. So, papugiin mo, pagandahin mo, basta dumaan sa iyong kamay, gaganda at pupugi yan. So, yan po yung kailangan nating maintindihan. In Psalms chapter 37, verse 4, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Turn evil and do good. So, ibig sabihin, may ipapalit ka talaga. Lalayo tayo, iiwas tayo sa masama at gagawa tayo ng mabuti. Amen. And second, to love mercy. This is God requires to us. Not just to act justly, to love mercy. It is all about compassion. Sabay-sabay nga tayo, compassion. So dyan po galing yung salitang passion. Sa compassion na yan. Love and righteousness flows together. Dapat po maintindihan natin that mercy is all about love and righteousness. Meron pong pag-ibig at meron pong katuwiran, siya po ay magkasamang gumagawa na nagiging buhay na po natin ito. Tandaan niyong mabuti, truth without love is brutality. But love without truth is hypocrisy. Truth without love is what? Brutality. But love without truth is hypocrisy. So what is mercy? Mercy is forgiveness shown to someone whom it is within one's power to punish. So mga kasama, dapat maging mahabagin tayo. Pakisabi sa katabi, mahabagin. Maawain. So, titingnan lagi nila ang kanilang kondisyon. No? Na-develop ito sa akin na kapag ka ang taong walang Diyos, doon ako awang-awa. No? Doon ako awang-awa sa mga taong walang Diyos. Grabe yung aking compassion sa kanila. Na hindi nila alam yung kanilang dulo. Hindi nila alam kung ano ang kanyang future. Doon ako awang-awa doon sa mga taong blinded. So that's why we need to develop mercy in our life. Kaya kung ikaw ngayon ay nandito, meron kang mga kamag-anak na wala pa sa Panginoon, anak, asawa na wala pa sa Panginoon, mahabag ka sa kanila. Maawa ka sa kanila. Kahit na maganda ang kanilang posisyon, malaki ang kanilang sweldo, meron silang bahay, meron silang sasakyan, sikat sila, maawa ka sa kanila, mahabag ka sa kanila kung wala silang Diyos. Pray for them. At ito yung bagay na dapat ma-practice ng bawat isa sa atin. No? Ephesians chapter 2 verse 4, but because of His great love for us, God who is rich in mercy. So ito yung
Panginoon na kumilos sa bawat isa sa atin, but because of His great love for us. Mga kasama, the love of God is on us and in us. So itong pag-ibig na to, maisi-share mo yan, hindi naman atin to eh. Kay Lord galing yan. Uulitin ko, isi-share mo ito kasi galing kay Lord yan. Hindi atin yan. So because of His great love, ang laging motivation natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito, dahil sa nagmamahal tayo. Now, we need to love mercy. So kapag kinakausap natin ng tao, ang motivation ito, love. No, yan yung po yung bagay na dapat practicein ng bawat isa sa atin. So, be compassionate and loyal in your love. That is our reminder, no? Be compassionate and loyal in your love. And third, God requires us to walk humbly with the Lord. To walk humbly with the Lord. Putting yourself in a lowly position or condition. So mga kasama, you need to walk humbly with the Lord. Always remember kung saan tayo nandun ngayon, kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, it is only by His grace. Biyaya lang po ng Panginoon to. Yung lakas na mayroon tayo, yung itsura natin, yung damit natin, yung napupuntahan natin, yung nagagawa natin, hindi yun yung dahilan sa atin. Dahil ho kay Lord yun. So as we do things, we need to walk humbly with the Lord in a lowly position. No, you need to put yourself in a lowly position and condition and always recognize God and His power upon our lives. So, humble means we are not pretentious. No, we are not pretentious. Always recognize God in our life. Hindi tayo dapat kumuha ng mga bagay na hindi naman sa atin. Uulitin ko ulit, ho, hindi ka dapat kumuha ng mga bagay na hindi sa'yo. Makukuha mo lang yung mga bagay na hindi sa'yo, number one, pag makasarili ka. Number two, pagka meron kang pride. Makukuha mo yan. So, but if you are humble enough to be with the Lord, tandaan nating mabuti na hindi na tayo magiging prideful. No, pride is not God's desire to each and every one of us. Living with humility, no self-recognition, and no self-entitlement. No, yun po yung bagay na dapat ma-recognize natin. It is not all about me. So lahat ng bagay na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, hindi ko ito bibitawan dahil lang sa mga sirkumstansya ko sa buhay. Kasi sa takdang panahon, magsusulit ako sa Panginoon. Lahat ng bagay na gagawin ko, mahina man ako, malakas man ako, itutodo ko ito kay Lord. Kasi pinagkatiwala yan sa akin ng Panginoon. So, this is my encouragement to each and every one of us. Love the Lord more than your life. Love the Lord more than your situation. So this is God requires to each and every one of us how to live here on earth. Number one, we need to act justly. Number two, we need to love mercy. And number three, we need to walk humbly with the Lord. So as a reminder, don't take yourself too seriously. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. Uulitin ko uli. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. So my dear brothers and sisters in Christ, God loves you so much. So huwag tayong madadaya na Christian ka na, sa langit ka na pupunta. Hindi ho ganun ang tinuturo ng Panginoon. Kailangan ang pang-araw-araw nating buhay, sinusunod pa rin po natin kung anong gusto niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. So kaya sa ating buhay, meron tayong magandang buhay na na gustong ipamuhay sa atin ng Panginoon. I just want to read this verse in Deuteronomy chapter 12 and 13, the Message version. So now Israel is a children of God. So pwede rin natin itong tanggapin ngayon as a Christian. So now as a Christian, what do you think God expects from you? There is a question. Ano yung ina-expect sa'yo ni Lord? Just this. Live in His presence in holy reverence. Follow the road that He set out for you. Love Him. Serve God, your God, with everything you have in you. Obey the commandments and regulation of God that
I am commanding you today. Live a good life. Live a good life. Sino excited dito na starting today, you will live a good life? Because you are living according to the things that God requires in our life. So pwede bang tumayo tayong lahat ngayon, mga kasama? Mga kapatid ko sa Panginoon, napaka-blessed ng bawat isa sa atin ngayong umagang ito kasi merong salita ng Diyos na pwede tayong tanggapin. Tanggapin natin sa ating sarili para maiba uli yung bukas natin. Tandaan niyo po, we have no better yesterday. Only better tomorrow. We have no better yesterday. We have only better tomorrow. Because your tomorrow is better than today. Your tomorrow is better than yesterday. Are you excited for that? Live a good life. Live a good life. So this is for you. This is God's promise to you. So if you want to have that kind of desire today, Lord, I want to live a good life. And that life comes from God. Good life is a life that is the standard of God requires in us. So today, yung standard ng life, yung good life, tandaan nyo, if it is God's will, it is always God's bill. If it is God's will, it is always God's bill. So si Lord ang magbabayad sa magandang buhay mo. Sino excited dito? Magandang buhay, bayad na ni Lord. Ikiklaim mo na lang, ikiklaim mo na lang. Meron ka ng resibo. Meron ka ng resibo ngayon. And you can claim that by faith. Because faith is being sure of what we hope for. Things that we cannot see. Just believe right now, you will have a good life. You will have a good family. You will have a good future. So this is your portion. Starting today, starting today, start and live a good life. No more garbage. No more evil things. Start to do good in your life. Start to do good in your family. And live a good life. He is not disabled, he is able. And that thing that you ask today, in the name of Jesus, I tell you today, it is available for you. Available for you. If you believe, you will receive. And if you receive, it will manifest in your life. Just raise up your hands. Father, thank you. We come to you in all humility. Starting today, God, we will walk with you in all humility. Lord, nare-recognize namin ang buhay galing lang sa'yo. Meron kang mas magandang plano kaysa sa amin. Kung ano man ang sitwasyon namin at kondisyon namin sa buhay, in the name of Jesus, Lord, we ask for a powerful life, a dynamic life, a productive life, a fruitful life, in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus, we are praying right now, healing in the name of Jesus. Sa sino man po may mga karamdaman ngayon, I pray physical healing. I pray also, Lord, not just for physical healing, emotional healing. Lord, in the name of Jesus, yung pong mga damdamin naming nasugatan, yung mga sama ng loob, yung poot, Lord, tanggalin mo po ito, Panginoon. Yung matagal nang umaalipin sa aming kalooban, Lord, we are praying for freedom right now. Yung matagal na galit, Lord, turuan mo po kami magpatawad. At kung may mga bagay kaming mali, Lord, turuan mo rin kaming humingi ng tawad. Because that is humility is all about. Yan po yung nire-required mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa opportunity at privilege na ito. Lord, nire-receive namin, Panginoon, ang healing. Nire-receive namin ang provision mo, Panginoon. And Lord, most especially, nire-receive namin ang iyong presence. Because without your presence, Lord, we are nothing. But with your presence, O God, we will become 10 times better. Lord, we will become 10 times better.
And because of your presence, God, in us, we will have the integrity of the heart and also the skillful hands. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for your love. And Father, thank you for the standard of life na ibinigay mo po sa amin. And Lord, we will pursue it. We will walk into it, O God. Thank you so much. Bless each and every one of us in this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.